Malakas ang paniniwala ko na tatalunin ni Secretary Benhur Abalos ang mga PDP'ng wala ng laban. Sino-sino ba so parang mga kandidato sa PDP na ang interest ng mga Duterte ang inuuna? Alam niyo, kandidato diyan sa pagkasenador, ito pong re-electionist na si Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa. Kasama yung artista na si Philip Salvador, pero sa sarili niya ang anak, hindi niya magawa ang kanyang obligasyon, nangangarap pang maging ama sa pamamagitan ng legislatibo ng sambayan ng Pilipino. Kung hindi mo kayang gawin ang obligasyon mo sa anak mo, how much more sa taong bayan? Kaya eti sa atin yan, ha? Tapos nag-file din yung singer-songwriter attorney na si Jimmy Bondoc. Eh, nakita nyo naman kung ano pong sinabi niya, di ba? Lahat sila pare-parehas, labanan ng korupsyon. Binigyan na kayo ng pagkakataon, 6 na taon, nagawa nyo bang labanan ng korupsyon? Hindi. Kasi yung mismong sinusuportahan ninyo sa kanyang administrasyon, talamak ang korupsyon. Tapos ngayon, ganyan na naman yung diskarte ninyo para utuin ang mga Pilipino. Hindi nyo na mauuto ang mga Pilipino. Salamat. At sa ngayon, may ilang mga bagong muka sa Senado na papasok. At yan, isa dyan si Secretary Benhur Abalos. So far, 4 pa lamang yung napipili kong aking iboboto, eh. Si Benhur Abalos, si Bong Revilla, si Erwin Tulfo, at saka si Ariel Kerovin. Pero, ang malaking katanungan, magtatagumpay ba si Secretary Benhur Abalos? Ako, tiwala ako na sa tulong po ng ating mga kababayan na mga naniniwala sa kagalingan ni Secretary Benhur Abalos bilang isang politiko, bilang isang pinuno ng Department of Interior and Local Government, bilang isang mabuting ama, mabuting asawa, at mabuting anak, maka-Diyos, mga katangian na dapat nakikita po natin sa isang politiko, naniniwala ako sooner lalakas po ang popularity nitong si Benhur Abalos at ito po ay mag-emerge as winner at tatalunin nito yung mga PDP laban na yan na wala na po palang laban. Ngayon, balikan po natin ang naging pahayag ni Secretary Benhur Abalos kanina diyan po sa Manila Hotel kung saan siya po ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Panoorin muli po natin siya, mga tol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Benjamin Abalos Jr. Ako po ay isang abogado. Ako ay graduate ng Ateneo Law School. At ako po ay naging konsihal. Ako ay naging alkalde ng lungsod ng Mandaluyong. Ang Mandaluyong po ay nung araw ay isa sa pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila. Ang aming area ay 1,120 hectares lamang. Tatanggalin mo ang welfare bill dito na wala kaming tax. Ganun din po ang 120 hectares ng wakwak. Gagawin natin, pakikinggan natin yung first 2 minutes ng mga binabanggit nating individual ngayon. Ha? Unahin natin ito, siyempre, si Secretary Benhur Abalos. First 2 minutes niya. Additional 6 hectares po ng mental hospital. Aabot po ito ng halos talagang napakaliit lang. Wala pa hong 900 hectares. Pero bagkus, maski maliit kami nangarap. At nung panahon ko po, ilang presidente ang nag-award sa amin. Inawardan kami ni President Aquino, Pinoy, ng Most Child Friendly. Inawardan ako noon ni Pangulong Erap sa Malacanang ng Apolinario Mabini Award dahil kami ang unang-una nagkaroon ng opisina para sa may mga kapansanan. Kami may pinakamataas na Nutrition Honor Award, the highest award for nutrition. At dahil po rito, alam namin may connection ng nutrition dahil kailan lamang ang Mandaluyong ang nag-number one sa National Achievement Test for high school. Ibig sabihin yung mga matatalinong bata. No? Sumunod po dito ang tinatawag na Seal of Good Local Governance, ang pamantayan ng mga gandang... Dito ha, inilalatag ni Secretary Benhur Abalos ang kanyang kwalifikasyon, karanasan, at siyempre, yung kanyang mga achievements. O, ewan ko, pag hindi nyo pa binoto si Secretary Benhur Abalos, knowing those facts, higit sa lahat,
tayo po'y PBBM supporter and kayo po'y mga loyalista. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mahal po natin, gawin nating senador si Benhur Avalos. Kaya sana tumalima po tayo sa kagustuhan ng ating Pangulo. Pag-govern na isang lugar, 7 taon po ito, sunod-sunod ang Mandaluyong na binigay ng DALG. At kami pinarangalan ng United Nations Public Servants Award. Ito po ito sa Medellin, Colombia. Kami rin po ang pinarangalan na most business-friendly city in the Philippines ng Philippine Chamber of Commerce. At ng Galing Pook Award, 2 beses po ito. At time's up. At time's up. O, ngayon, pakinggan naman natin yung first 2 minutes din ng kanyang mga makakatunggali sa PDP. Ha? Tingnan natin itong si Bochog. Ay hindi, si Bondok. Bondok ba? Bondok ano? Yung attorney? Tingnan ko lamang, saan ba banda rito yun? Ha? Hindi ko na-prepare. Ngayon lang pumasok sa isipan ko na ipakita sa inyo eh. Kung sino-sino ba yung mga makakatunggali niya sa pagka-senador eh. Galing sa PDP laban. Okay, eto. Si Bochog ba to? Si Bochog? Mas gusto kong tawagin Bochog eh. Bakit di ko makita rito si Bochog? Di ba, kailan ba nag-file si Jimmy Bondok? Hindi siya kasali dito. Di ibig sabihin, wala siyang kwenta? Ito. Sige. First 2 minutes. Ang umaga po, ako po si Jimmy Bondok, isa pong musikero, ngayon po'y abogado, isa rin pong dating public servant. At ako po ay una, nagpapasalamat sa PDP na sinamahan pa ako ni Senator Robin Padilla upang mag-file ng aking COC. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na dinala niya ako dito sa yugto na ito ng aking buhay and to my family at sa lahat ng mga naging teacher ko, mga teacher, total teachers, ano ngayon, man. And to the greatest teacher, of course, Rabboni, to my Lord. Maraming salamat. Ako po ay tatakbo bilang senador sa 2025 na elections. Matagal na po akong boses ng ilang sektor ng lipunan, ng music industry, private, public, and now even the legal profession. At nais ko pong gamitin ang boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Boses ka ng mga musikero at ngayon legal profession sinasabi mo. Tapos, anti-corruption na naman. Puro na lang kayo anti-corruption. Diskarte ninyo eh, puro ganyan eh. May nagawa ba? Bahagi ka ng Duterte administration? Ilang korupsyon meron sa Duterte administration? Muwa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. Pagka ganyan ang sinasabi ng politiko mga tol, huwag tayong maniniwala. Kasi hindi mo basta-basta tuluyang mawawakasan ang korupsyon. It is a long-term process, long-time process. Tingin ko, magkakaroon tayo ng apo sa ating mga paa. Talampakan pala, apo sa talampakan. Baka yung korupsyon sa Pilipinas ay hindi pa natutuldukan. Pero sana, sa kabila ng mga sinasabi ninyo, makagawa talaga kayo ng kaparaanan kung sakasakaling mahahalal ka, which I believe malabong mangyari. Kaya sana po, samahan ako ng mga nagtitiwala sa akin at sa lahat po ng nakasalamuha ko sa buhay na alam na
ang puso ko po at ang aking kakayahan ay gagamitin ko para paunla rin talaga ang buhay ng Pilipinas sa wakas. Puro pambubole, no? 2 minuto ang binigay sa kanya para ibuod yung kanyang mga layunin. O sabihin na natin yung kanyang karanasan, yung kanyang kwalifikasyon at layunin sa publiko at sa taong bayan. Still, yun lang yung nadinig natin. Pero baka di pa naman tapos. Sige, pakinggan natin patuloy. Ako po ay si Jimmy Bondoc, isang boses at isang senatorial candidate under PDP laban. O, abogado yan, ha? Punta naman tayo. Dito po sa tatlong, bahala na kayo kung anong gusto nyo idugtong na salita, ha? Dito tayo sa PDP laban pa. Yung first 2 minutes nito pong si Bongo, si Philip Salvador, at saka ito pong si Ronald De La Rosa. Unahin natin si Ronald De La Rosa. Tignan natin yung first 2 minutes niya. Sir, Maria Cepeda from Singapore's Straits Times. So you're the subject of an ICC investigation. Ay, ganon. Walang first 2 minutes. Bakit ganon? Question and answer na kagad. O, sige, balikan natin. Ito pala. Dito tayo. Ayan. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Senador Bato De La Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality and for national defense and security. Maniniwala pa ba kayo rito? Ano ba yung nalalaman namin ngayon sa Quadcom? Fight against dangerous drugs. Pero tingnan nyo, ginawa ninyo sa loob ng 6 na taon na pakikilagpaglaban ninyo sa illegal na droga. Lalong-lalo na nung ikaw, Chief PNP namin, pulis pa ako nung time na yun. mahirap maniwala sa kalbo. We will situate that our national defense posture should be credible enough against foreign... Sorry, binabawi ko. May mga manonood pala tayong kalbo. Sorry naman, tao lang. Invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Okay. Oh, yun lang, ha. Ganun lang. Manteteng talaga. Kita na natin, wala tong gagawin. Oh, eto naman. Si Bongo, tingnan natin yung first 2 minutes niya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon at sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag... Natawa nga ako. Kaya nga sabi ko, hindi lang pala may mga manonood. Eh, kaibigan din natin to si Ninyo Barsaga eh. Kalbo! sorry ha. Binabawi ko yung sinasabi ko. Hindi na lahat ng mga kalbo ay hindi totoong sinasabi. Kasi ilang beses ako nag-react sa mga vlog ni Ninyo Barsaga eh. Eh, naniniwala ako sa mga sinasabi nito eh. Meron ka pang latest vlog na hindi ko pa nare-reactionan eh. Pero ang pinaka-pinaniwalaan kong vlog mo, Ninyo Barsaga, yung may 100,000 piso gabi-gabi. Naniniwala ako doon. Serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako ay nagsusumite sa aking Certificate of Candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa, no, bilang inyong senador sa nakaraang mahigit limang taon. I have authored 15 laws, co-authored
Hindi ko iboboto si Bongo, ah, pero in fairness naman sa kanya, mukhang aral talagang politiko. Kasi yung 2 minuto na yan, dapat ganito yung mga sasabihin mo. Karanasan, kwalifikasyon, siyempre kung ano pa yung mga magagawa mo sa hinaharap. Si De La Rosa, lalong-lalo yung abogado na si Jimmy Bondoc, parang wala lang eh. Anyway, tuloy natin ang pakikinig dito. Third and co-sponsored 164 laws at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals. Dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ko ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apare hanggang Hulo North, punta tayo ng... ikaw ba naman ang humumid? Humimod? Humimod po ni Digong eh. Siyempre, kung nasaan ang Pangulo, nandun ka rin. Anyway, in fairness naman, kasi hindi naman natin maikakaila na meron talagang tulong ang Malasakit Center eh. At talaga yun sa kanya. Hindi natin pwedeng alisin ang katotohanan na yun na ang Malasakit Center nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Pero sana naman, huwag masyadong epalitiko na yung mukha mo mas malaki pa doon sa Malasakit Center signage. West, sa Palawan, napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng vulkan, Lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Abusado talaga to. 2 minuto lang ang binibigay eh. Tatapusin mo pa. Pagtapos na ang oras, tapos na. Naku ng teteng. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman. Ay, nako. 2 minuto nga lang eh. Kung dyan pa lang, hindi ka na sumusunod eh. How much more? Sa iba. Diba? Kung may rules, sundin ang rules. 2 minutes lang eh. Time's up, time's up. O, wag na natin ituloy yung pakikinig sa kanya. Time's up na eh. O, pakinggan natin itong pabaya sa kanyang anak. Ay, hindi naman, hindi ko naman sinasabing sa lahat ng kanyang anak. Sa kanyang anak kasi. Aminado naman si Chris Aquino eh. Na ito'y hindi nagbigay ng kanyang obligasyon sa kanilang anak eh. O, pakinggan natin ito. Tapos nangangarap pang tumakbo sa pagka-senador, maging ama, isa sa mga ama ng mga Pilipino. Nang teteng naman yan. Okay na po. Okay po. magandang tanghali po sa kanilang lahat. Artista talaga. Naubos na yung 2 minutes mo. Marapati niyo po. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan. Di ko lubos maisip na nasasambit mo yun, Philip Salvador. Dedikado na lingkod bayan o na maging lingkod bayan. Parang ang hirap paniwalaan eh. Baka kung si Tapon pa magsalita dyan sa COMELEC bukas, pwede kong sabihin, nandito ako sa inyong harapan bilang isang dedikadong magiging lingkod bayan. Ay hindi,
Kasi naging lingkod bayan din naman ako. Dedikado din naman ako sa pagiging pulis ko ng mga panahon yun. Pero ito, kapanipaniwala ba yun? Eh doon pa lang sa obligasyon mo sa iyong anak, hindi ka na dedikado. Tapos bobolahin mo pa kaming mga Pilipino. Natatandaan nyo pa ba? So na yun ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sinabi nito sa mga kritiko? Mamatay kayo. O ganun may pag-uugali itong si Philip Salvador. Tapos may mga ngarap pa na kumandidato. Kaya nga ako, hindi ako kakandidato talaga eh. Kasi lagi kong sinasabi dito, mamatay na kayong mga didishit kayo. At nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po. Philip Salvador, mambabatas yung kinakandidato mo. Wala ka sa ehekutibo. Alam mo ba yung three branches of the government? Kapag ka mambabatas, lumili ka ng batas. O baka naman yung kanyang liligaing batas ay para sa peace and order, in fairness naman sa kanya. Pero sa aking kasing pagkakaalam, ang ehekutibo ang nagpapatupad ng batas para magkaroon ng kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Hindi ka dapat tumakbo sa pagkasenador kung ganyan ang plataforma mo. Dapat tumakbo ka bilang mayor, bilang gobernador, o kaya bilang pangulo ng Pilipinas. Hindi pagiging senador. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas. Upang matiyak. Paano mo palalakasin, Philip Salvador? Ano-ano ba ang mga ahensya na nagpapatupad ng batas? Philippine National Police, ang ating National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Immigration. Siyempre, in some ways, ang Bureau of Corrections, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire and Protection, even the Armed Forces of the Philippines. Lahat ng mga ahensya na nasa ilalim ng ehekutibo na merong enforcement power sa kanila mga relative mandate. Ehekutibo yan eh. Hindi naman yan legislatibo. Kaya huwag nyo nang bulahin ng taong bayan. Mga bulero to, lalong-lalo na tong artista na to eh. Binola mo si Chris Aquino, kaya kayo nagkaroon eh. Anyway, I'm sorry, side comment yun, hindi ko pala dapat sinabi. Binabawi ko po yun. Patawad, Chris Aquino. Ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sa... Alam niyo mga tol, yung mga ganyang pananalita, sa totoo lang, 2 minuto lang. Di mo kinakailangan magbasa dyan. Kung ikaw talaga nasa sa loob mo ang iyong hangarin na mabuti para sa bayan at sa bansa, para sa bansa at sa mga Pilipino, isa lang pala yung sinabi ko. Ha? Di mo kinakailangan ng kodigo. 2 minuto lang eh. Tapos babasahin mo pa. Dapat pinaghahandaan mo na yun para at least maipakita mo sa taong bayan na sincere ka. Kasi pag nagbabasa ka sa mga ganyang layunin, eh parang ginawa lang yan para sa iyo ng ibang tao. Anyways, nasa sa inyo kung maniniwala kayo dito sa mga PDP na walang laban na ito. Puwihin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na... Artista talaga ang dating yan eh. Para ka lang umaarte sa pelikula. Matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Aba,
Parang baliktad yata yung sinasabi mo. Kasi sa ngayon, kumpiyansa ako na ang aking anak kahit lumabas ng gabi, panatag ang aking kalooban na siya'y di mapapahamak sa labas. Pero sa panahon ni Rodrigo Duterte, sa 6 na taon na panunungkulan nito, lagi ako nag-iisip, baka merong bumaril sa likod kaliwat kanan Hindi mo ako mapapakain nung mga panahong iyon na nakatalikod sa mesa. Kapag ako'y nasa labas, lagi ako nakaharap sa pintuan, sa kalsada. Kasi nag-aalala ako dahil kaliwat kanan ang pinapatay. Ganon sa panahon ni Rodrigo Duterte. Dapat sa kanya mo sinasabi yan, hindi sa kasalukuyang panahon. Na hindi makikidnap, hindi magaga. By the way, lagpas ng 2 minuto to, palakasan ba pagka PDP? 2 minutes and 32 seconds ka na nandyan ah. Bakit ano yan, Comelec, pagka PDP, palakasan? Bakit hindi nyo masabihan ng time's up to? Samantalang si Sekretaryo Benur Abalos kanina, time's up. Hasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sus, Ginoo. Alam mo, Philip Salvador, definitely hindi mo alam kung ano yung tatahakin mong landas. Ito, ipinakita ko lamang sa inyo, mga tol. Alam ko namang napanood nyo na ito sa maraming pagkakataon. Pero pinapakita lamang natin muli ito kasi kinukumpara po natin ito kay Sekretaryo Benhur Abalos. Kaya sigurado, talo to. At ang siguradong mananalo, si Sekretaryo Benhur Abalos. Itaga nyo sa bato yan, mga tol. Mananalo si Sekretaryo Benhur Abalos. Hindi man siya mag number 1, mag number 2, number 3. Pero naniniwala ako na ito'y papasok sa Magic 12. Pero dapat suportahan natin. Tayo ang magiging instrumento para sa ikatatagumpay ng hangarin ng ating Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya, gawin nating senador si Benhur Abalos. Kaya sana tumalima tayo sa pakiusap na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa dami nating mga PBBM supporter, sa dami ninyong mga Marcos loyalist, kung tayo lamang ay magkakaisa at susuportahan si Benhur Abalos ayon sa kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sigurado po ang panalo nito sa darating na May 12 senatorial election. Maraming salamat sa inyo, mga tol.